Welcome back sa ating programa Husoy at Swerte. Ang inyong lingkod, si Shalin Haila, na lagi nagsasabi sa inyo, magandang umaga, magandang gabi sa inyo lahat. Sabi ko na, bawat araw ng ating buhay ay lumilikha ng swerte sa atin, ang ating Panginoon Diyos. Kaya, huwag kayong mangangamba kung kayo sinusubok na dalana, dahil ang mga susunod na araw ay biyaya naman ang inyong makakamit. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa isang napakahalagang paksain. Ito'y request ng ating tagapanood patungkol ito sa unang letra ng inyong pangalan. Ang sabi nila, meron daw bang ibig sabihin ng unang letra ng kanilang pangalan? Ito ba'y naghahatid din ba ng swerte sa kanila o kaya ay malas? Yan ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Pero alam niyo ba, bago natin i-topic yan, nandito ako ngayon sa Lotus Blue Hotel, isang napakagandang hotel dito sa Legazpi City, at kasalukuyang ini-enjoy ko ang kanilang buffet breakfast. So nakatatanaw nyo ngayon ang Mayon Volcano, so isang napakagandang tanawin dito sa Legazpi. So ngayon po, sundan nyo ako ang ating talakayin patungkol sa first letter ng inyong pangalan o unang letra sa inyong pangalan, kung yan ba'y magbibigay ng swerte sa inyo o malas. Ngayon po, panoorin nyo na at iisa-isain ko ang letrang yan. Thank you. Swerte ka ba o ang iyong anak sa first letter ng inyong pangalan? Pag-usapan natin yan. Ang inyong lingkod, si Shalir Haila. Pag-usapan natin ang kahalagahan ng bawat letra sa iyong pangalan. Sa pagtukoy natin ng kaulugan ito, pwedeng mabatid mo kung magiging maswerte ka ba o kaya ay malas. Unahin natin ang letrang A. Swerte ba sila? Dahil una sa alpabeto ang letrang ito, iniisip ng iba na pwede silang mangunas sa lahat ng larangan. Ika nga, uno ang tawag ng iba sa letrang A kasi siya ang numero uno sa letrang alpabeto. Ang mga tao na ito, asahang taglay nila ang talino, hindi sila kontento sa mga napag-aralan. Gusto nila na mapaunlad ang kanyang isipan dahil alam ng mga tao na ito ang katalinuhan ay magagamit nila upang umunlad ang kanilang buhay. Ang mga tao nito ay naghahangad mangunas sa lahat ng aspeto ng buhay. Gusto nila sila hinahangaan at kinagigiliwan. Ano pa ba ang iba nilang katangian? Kung sa iyong pangalan ay may dalawang letrang A, asahang magiging matalino sila. Kayang-kayang harapin ang kahit na anong problema. Higit sa lahat, taglay nila ang mapangakit na katangian. Kung sakali na ang kanilang pangalan ay may tatlong letrang A, para din silang may apat na alas. Kumbaga, sa bawat hamon ng buhay ay panalo sila. Isunod naman natin ang letrang B. Positibo kaya ito o negatibo? Kung lalalapit na ang pagsilang ng iyong anak o isisilang na ang iyong anak, mag-isip-isip kang mabuti bago magbigay ng pangalan dito. Medyo hindi kagandahan ang kahulugan ng letrang B sa una. O unang letra sa pangalan niya, ang B, ay hindi gaanong okay. Mas madalas sa sila ay nagiging emosyonal. Madali silang matalo ng problema. Mahina ang loob nila na lumaban. Madali din silang masaktan sa mga puna ng ibang tao. Bagay na nagsisilbing negatibo sa pagkatao ng mga nasa letrang B. Sa kabila nito, palakaibigan din sila at lagi nang may puso sa mga tao na maliliit at mahihirap. Napakamaawain, minsan nga basta na lang sila luluha kapag nakakita ng mga tao na kahabag-habag. Pagdating sa mga desisyon, minsan pinapaubayan niya ito sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kung minsan, ang pagtitiwala nila, ipaubaya nila ang kanilang negosyo, ay nauuwi lang sa pagkalugi. Medyo may pagkamartir ang mga nasa letrang B sa pangalan o unang letra sa pangalan na B. Lalo na kung sila ay babae. Pinapayuhan ang mga nasa letrang B
na gumamit ng obsidian with golden power stone bracelet upang magkaroon sila ng lakas sa loob at lumabas ang higit na swerte sa kanila. Bagamat may sineswerte sa mga babae na nasa letrang B sa unang pangalan, mas marami pa rin sa kanilang nababalutan ng negatibo, mas madalas nagdudusa sa larangan ng pag-ibig, relasyon o maging sa karir. Kung ang lalaki naman ang unang letrang B sa pangalan, asahan mo na napakahiling nila sa kalikasan. Kaya mas madalas gusto nila ang maglakbay, makakita ng iba't ibang lugar na mula sa kalikasan tulad ng bundok, ilog, dagat, batis at mga kagubatan. Dito sila nakakapag-relax, nawawala ang kanilang pagod kapag nagpupunta sa mga ganong lugar. Pagdating sa pakipagrelasyon, ang babae o lalaki na may letrang B sa unang pangalan, kailangan nilang pumili ng mamahalin na hindi kayo iiwanan. Mas madalas din sa mga taong nasa letrang B ay kung ano ang iniisip nila, buo na yon at ito ay yung kanilang gagawin. Nakapagpapasaya na sa kanila ang anumang mangyayari. Taglay din nila ang negatibo na mas madalas nagiging sakim sila sa lahat ng atensyon ay dapat ibig nilang sa kanila lamang. Mainam ang paggamit din ng obsidian with golden power stone bracelet. Bigyan naman natin ang mga nasa letrang C sa unang name nila. Unang letra ng iyong pangalan ba ay C? Sinasabing sila ang masayahing tao. Ika nga, may sense of humor. At sana napakasaya nilang kasama, bungis-ngis ang mga ito. Mas madalas natawa lamang ng tawa, bagamat kung minsan, bigla na lang sila ang nagseseryoso. Tupakin din kasi sila. Pero asahang madali naman silang makakabawi upang maging masigla ulit. Ang mga tao na ito ay handang tumulong sa kanilang kapwa, lalo na kung nangangailangan. Pero bago siya tumulong sa iba, mas bibigyan muna ng pansin ang kanyang pamilya. Kung sakaling may sobra, pwede niyang tulungan, pwede niyang itulong. Madalas na nasa utak nila, pera lang naman yan, madaling kitain. Napakagalante nila sa kanyang pamilya. Lahat ay bibigay lalo na sa anak o maging sa kanyang asawa. Ang mga babaeng may pangalan ng letter C sa unang pangalan, unang letra, masasabing kahit nakikita mo lang napakasosyal nila, kaya nilang gawing ang trabaho ng mga lalaki. Taglay din nila ang swerte sa larangan ng negosyo at iba pa. Pagsapit ng ilan na 40 years old batas, magsisimulang sumirit ang swerte sa kanila asang makakamit ang tagumpay. Ang mga nasa letrang D, swerte ba sila? Letter D ba ang first letter sa iyong name? Kung ikaw yun, dapat malaman mo ito. Pangalan na D sa iyong first letter, isa ka dito, sinasabing taglay mo ang mapang-akit na karisma. Kaya sabihin na hindi sila kagandahan o hindi kagwapuan. Madali silang kagiliwan. Nakakatuwa ang mga tao nito dahil kapag nakipagrelasyon sila, asang mapagmahal, kaya hindi mabibigo ang kapareha, lalo silang mamahaling kapag nagkaroon na sila ng pagniniig. Dahil dito, mahirap kang talikuran. Sila ang mga tao na tapat, maasahan, at mapagkakatiwalaan. May swerte ang mga tao na ito sa ibang bansa. Mas nagtatagumpay sila sa lugar na hindi nila sinilangan. Sa kabila nito, malapit sila sa aksidente, kaya ingat. Mainam ang paggamit ng testamentum talisman. Ang katangian naman ng mga taong may letrang E sa unang pangalan o yung first letter ng kanilang pangalan ay nagsisimula sa E. Para sa mga may pangalan na letrang E, yung unang letra sa pangalan nila, may kakaiba silang katangian. Taglay ang five senses. Kaya madali nilang maramdaman kung niluloko sila ng mga tao sa paligid. Minsan, dama din nila kung may panganib sa kanilang buhay.
Ang mga ito ay mabuting kaibigan at masayahin. Mapagmahal sila sa kanilang pamilya. Ngunit sila ay may pabago-bagong takbo ng isipan. Kaya madalas sa nagkakamali o napapahamak. Kaya kinakailangan lang masusing pag-aaral sa bawat desisyon. Ang swerte sa kanila ay ang paggamit ng matalinong pagpapasya upang makamit ang tuloy-tuloy na biyaya. Mainam ang paggamit ng testamentum talisman at sa ganon, maiwasang magkamali sa desisyon. Ngayon naman, ang letrang F o first letter ng iyong name ay F, kabilang ka dito. Sinasabi na sila mga tao na may maayos na relasyon sa kanilang mahal sa buhay. Marami sa kanila ang tapat sa asawa. Mas gusto ng mga ito ay nasa bahay lamang, babae siya o maging lalaki. Mas gusto na paglingkuran ang pamilya lalo na sa panahon wala silang pasok sa trabaho. Lagi nang bukas ang kanilang pintuan o mga kamay sa mga tao na nangangailangan. Ngunit kapag sinuklian mo ng kalokohan ang kanyang kabutihan, itaga mo sa bato, mahirapan siyang magpatawad. Kung nais na abutin ang pangarap, career, business at tiyak na makakamit nila, madali nilang makakamtan nito, lalo at iniisip ang pamilya. Ngunit kapag nasaktan sa usaping relasyon, pwedeng gumuho ang pangarap at magpabaya na lamang. Kinakailangan nila ang maging matatag. Importante ang paggamit ng Herembet talisman. Tungayan naman natin yung mga nasa letrang G o yung may first letter na G sa pangalan. Mahilig sila sa usaping relihiyon, ngunit may ilan sa kanila na hindi rin pansin ito. Madalas naghahanap ng bagong religion ito. Naghahanap sila ng kasagutan sa sarili nilang katanungan patungkol sa usaping Diyos. Maayos sa pamamahay, ang mga tao na ito ayaw nilang may mga kalat dahil nag-iinit ang ulo nila dito. Mahilig din silang makipagtalo ang mga tao na ito. Kaya asang madalas na may nakakasamaan ng loob o kaaway. Isa din sila, kapag pinula ang kanilang kilos ay ayaw nilang mapagsabihan o mapagpayuhan. Oops, sanday lang po. Titingnan natin ang ating schedule, doon sa mga nag-iintay na schedule natin para sa buwan ng Hunyo o June 2023. Yung nakaraang June 2, nariyan po ako sa Calamba, Laguna. At tutuloy po tayo ng Cavite. Itong nakaraang June 3, nariyan po ako sa Pilar, Bataan. At sa dating po na June 9 at 10, nasa Iloilo City ang inyong lingkod. Sa dating naman po na June 15 hanggang 16, nariyan naman po ako sa Tagbilaran, Bohol. Para naman sa June 23 at June 24, nasa Davao City naman po ang inyong lingkod. Kaya doon sa mga nais na magpapungsoy sa lugar na pupuntahan ko o nais yung sumabay, tawag lang sa 0917-940-1111. Ulitin ko yung aking mga schedule sa dating na June 9 at 10 nasa Iloilo City ang inyong lingkod at sa June 15 hanggang 16 nasa Tagbilaran, Bohol. Sa June 24 o June 23 hanggang 24 nasa Davao City naman po ang inyong lingkod. So pag nandiyan kayo, tawagan nyo lamang ako doon sa mga nais magpapunsoy, pwede pa naman po isisingit ko kayo sa aking schedule kung gusto nyo. Sige po, panoorin nyo na ang inyong kapalaran. Letter H ba ang simulang ng letra ng iyong pangalan? Swerte ba kayo? O kaya malas? Pag-usapan natin yan. Kung may letrang H sa unang pangalan mo, yung unang letra sa iyong pangalan ay letter H, matutuwa kayo. Dahil sinasabi na ang letrang H ay kumakatawan sa kapangyarihan. O, di ba, maswerte ang mga taong may ganitong letra sa pangalan. Meaning, may angking kapangyarihan ang mga ito. Pero, ano ba ang sinasabing power nila? Bago po kayo matuwa, sinasabi na ang kapangyarihan ay iyong hinahanap. Pero dahil sangad mo ito at nabigo ka,
madalas na magdusa at nagiging mapag-isa. Taglay kasi nila ang pansariling pamumuhay. Madalas, sinasabi nila na hindi naman nila kailangan ang kanilang kapwa. Mas gusto nila mapag-isa. Nature lover ang mga ito, kaya napakahiling nila sa halaman. Mga hayop, gusto din nila nakakakita ng mabundok kagubatan dahil nare-relax sila. Sa anumang laban, mas madalas manalo ang mga tao na ito. Pagdating sa negosyo, marami sa kanila ang nagtatagumpay kumpara sa nalulugi. Iyon ang kanilang power o kapangyarihan. May dalang swerte. Ngayon naman, pag-usapan natin ang letrang I. Ang letra ng iyong pangalan ay letter I. Sinasabing gustong-gusto mo na sambahin ang iyong minamahal o iniibig dahil para sa iyo, special siya at napakalagang bahagi ng iyong buhay. Bukod dyan, pagdating naman sa trabaho o kaya pananalapi maging sa negosyo o career, sinasabi na ito ay napakalaga rin sa buhay mo. Tulad ng iyong pag-ibig, ito ay special din sa iyo dahil alam mong ito ang tutulong sa iyo upang umangat ang iyong buhay at ang buhay ng iyong pamilya. Kaya naman, kapag dumating ang panahon na sila ay nabigo sa larangan ng pag-ibig o kaya sa panahong nahiwalay sila o hiniwalayan sila ng kanilang asawa o maging ng kasosyo ay dinaramdam nila ito. Nagiging sanhi ito ng pagbagsak ng kanilang buhay. Kinakailangan nila itong supilin. Kinakailangan nilang magpakatatag kapag may mga ganitong sulirani na dumating sa kanilang buhay. Madali rin silang mainip. Gusto ng mga taong ito ang malawakang pagbabago. Pero alam nyo ba na tapat sila sa kanilang kaibigan, lalo na sa kanilang minamahal. Inuuna nila ang pag-ibig, pumapangalawa lang ang karir at trabaho. Kapag nagkapamilya, special ito sa kanila at gagawin nila ang lahat upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Isunod naman natin yung mga nasa letrang J. Ito ba ang unang letra sa pangalan mo? Ang J ay kumakatawan sa kakayahang mamuno. Partikular na sa spiritual, mahusay kang leader kapag isa ka sa mga ito. Sanay din silang makasalimuha sa mga tao. Kapag nagawa nila ito, pakiramdam nila ay napakapalad. Kinagigiliwan sila ng mga tao. Ang malalayong lugar ang nais nilang lakbayin upang makakuha ng bagong kaalaman at mga kakilala o bagong kaibigan. Ibig na mga tao na may letrang J sa unang pangalan o unang letra ng pangalan nila ang makapahiling ang pamilya. Buhay nila at kaligayahan ang kanilang family. Kaya handa silang paglingkuran ito at ibigay ang lahat para mapasaya. Lalo kung isa silang ama ng tahanan o ina. Maasahan at tapat ang mga tao na may letrang J sa pangalan, yung unang letra sa pangalan. Ang kanilang motto sa buhay, what you see is what you get. Ang mga bagay na ipinangako niya ay tinutupad. At ang lahat ng ibig niyang gawin, aayusin niya. Madali din siyang lapitan at mapagmahal ang mga tao na ito. Ngayon naman, ang titingnan natin ang kahulugan ng letrang K sa inyong name. Swerte ba ito? Ngayon, pag-usapan natin ang letrang yan. Sinasabing mapangahas sa mga tao na ito, hindi rin sila tumitigil sa trabaho. Masipag ang mga ito, basta kaya nila gagawin ang trabaho, sukdo lang sila ay magkasakit. Bagay na isa sa hindi maganda. Sa kabila nito, may mga nasa ganitong letra ng pangalan ang kabaliktaran ang ugali sa kapwa niya K. Ang iba ay tamad. Kung ang iba ay sobrang suipag,
Ang iba naman, sobrang tamad. Sila ang negatibong nakapaloob sa letrang K sa unang letra ng pangalan. Tungayan naman natin ang kahulugan ng mga may unang letra sa pangalan na L. May letrang L sa kanilang pangalan ay mapagpatawad. At lahat ng nais nilang pakisamahan, mas madalas din na gusto nilang sila ang masunod. Malakas ang enerhiya nila, kaya asahang may kakayahan silang maging leader. Sa kabila nito, ang mga negatibo nilang katingian na kung minsan ay nagdadala ng hindi maganda sa kanilang karir o hanap buhay. Madalas silang mabagot sa ginagawa, ibig nila ang laging madali. Dahil dito, pwedeng magkamali, kinakailangan nilang gumamit ng herembet, talisman, bilang protection. Isunod naman natin ang mga tao na may unang letra sa kanilang pangalan ay M. Pag-usapan natin ito. Sila ang mga tao na hindi pala asa, mapagmahal sa pamilya, magaling din sila sa larangan ng negosyo. Kaya siguradong magtatagumpay sila. Ang kabiguan ay nasa likod lamang sapagkat mas gusto nilang manguna at magtagumpay sila. Ang kabiguan ay ipinagkikibit-balikat dahil ang alam nila may darating na mas swerte kumpara sa kabiguan. Isunod naman natin ang mga nasa letrang N. Para sa may pangalan o unang letra sa pangalan na N, ang mga tao na ito ay may malawak na ideya, handang makipagbalitaktakan sa pamamaraang positibong opinyon. Kaya asahan sila ang mga tao na mas madalas nagiging reporter. Sumisikat ang mga tao na ito sa larangan ng pamamahayag. May swerte sila. Para naman sa mga taong may unang letra sa pangalan na O, ikaw ang tao na kaya mong gawin na magaan ang lahat patungkol sa pinagkakitaan. Kahit mawalan ka ng trabaho, mabilis kang makakatagpo sa panibagong papasukan. May swerte sa pananalapi. Kinakailangan lang na maging maingat sa pagpili ng mga kasama, kaibigan, karelasyon o maging kasosyo sa negosyo. Dahil kung maling tao ang masasamahan mo, pwedeng ang swerte mo ay mabilis na mawala sa iyo. Pagdating sa pakipagrelasyon, nagiging sakim ka sa pagmamahal. Kaya madalas na ito ang pagmula ng gulo at away na pwedeng magresulta sa paghiwalay. Sinasabing palabasan ng libro ang mga nasa letrang ito. Kaya naman, asahang matatalino sila at may malawak na idea. Prangka din at madasalin. Organisado sila. Sa kabila nito, kinakailangan nilang makontrol ang kanilang sarili. Dahil kung hindi, at pairalin ang emosyon, malawang, mauwi sa hindi maganda ang pangyayari. Isunod naman natin yung mga nasa letrang P. Para sa mga tao na may unang letra sa pangalan na P, matatalino sila, ngunit may pagkatuso. Alam na alam nila kung paano makukuha ang mga bagay na gusto, maging sa pag-ibig. Sila ang mga tao na hindi titigil na gawin ang lahat hanggat hindi makukuha ang kanilang nais. Sunod naman natin ang letrang Q. Kung ito ang unang letra sa iyong pangalan, asahang napakalawak ng iyong idea na pwedeng magamit sa ikauunlad ng buhay, partikular sa iyong karir, pananalapi. Iwasan lamang ang mga tao na madalas makipagtalo. Pwedeng makakuha ka ng kaaway na humantong sa ikapapahamak mo. Para naman sa may mga unang letra na pangalang R. Para sa mga tao na may letrang R sa unang pangalan nila, makatutulong sa kanila ang pagiging palakaibigan. Dahil dito, makakatagpo sila ng mga taong tutulong upang umangat ang kanilang pamumuhay. Okay din sila maging leader. Ngunit pag nagkamali ang nasasakupan, nako, delikado, matindi kung sila ay magalit. Pero mapagmahal. Puntahan naman natin ang mga tao na may unang letrang S sa kanilang pangalan. Sinasabing sila ang mga taong
hindi dapat padala sa sariling emosyon. Oras na makipag-commit sila sa iba ay paninindigan. Ngunit ito ay isang katangian na dapat nilang baguhin. Ang pagiging siloso ay alisin dahil kung ito ang pairali nila, hindi magiging maganda ang usaping relasyon para sa kanila o maging sa pakikipagsosyo sa negosyo. Kung gusto mong magtagumpay, ay kailangan baguhin ang mga negatibong pag-uugali. Kailangan mong sumulong. Kayang-kaya na ito man nilang tanggapin o kayang-kaya nilang angkinin ang swerte sa panahong nanaisin nila. Ngunit kung iiral ang pagiging silosyo o maramdamin, mabibigo ka. Kaya isang tabi ang ganitong pag-uugali ng makamit ni letter S ang tagumpay sa buhay. Dahil seryoso siya sa pakipagrelasyon, handang hintayin lamang ang kapareha, mabait, malambing at mapagbigay ang mga taong nasa letrang ito. At katangi-tangi sila pagdating sa usaping pag-ibig. Okay din silang kaibigan. Isunod naman natin ang mga nasa letrang T. Kung kayo ay may unang letra sa pangalan o unang letra sa iyong pangalan ay letter T, aba, ikaw ang tao na gusto mong manguna sa lahat. Mahilig ka rin sa musika. Mahilig ka rin na magkaroon ng maromantikong paligid. Kaya nais mong magkaroon ng maayos na tahanan o maayos na silid. Mahilig magpantasya ang mga taong ito. May pagkamalakas ang dating sa usaping pag-ibig. Malakas ang kanilang karisma. Kapag nainginlab, siguradong ito'y mamahalin nila. Pero pagdating sa negosyo, pagdating sa karir, kinakailang isang tabi ang usaping pag-ibig partikular kung nabigo dahil hindi ito makakatulong sa iyong negosyo. Ituloy ang negosyo anuman ang pinagdadaanan upang makamit ang inaasam na tagumpay sa buhay. Ang mga nasa letter T, maramdamin, marupok. Ngunit kinakailang magpakatatag upang makamit ang pangarap. Punta naman natin ang mga taong nasa letter U sa unang letra ng kanilang pangalan. Bigyan natin ng pansin ang kanilang usaping pag-ibig. Tapat sila at maligayang maligaya kapag nagmahal. Kapag hindi sila in love, mananatiling positibo ang pananaw sa pag-ibig at handang maghanap ng taong mamahalin at sasambahin. Mas prioridad nila ang tinatawag na pag-ibig kumpara sa kanilang karir. Ito ang dapat nilang baguhin. Dapat pantay lamang. Isa rin sila sa mga taong hilig maglibot, hindi mapagimbot, mahilig maglibot o maglakbay. Kadalasan, naghahanap sila ng kakaibang adventure. Enjoy sila dito. Handang bigyan ng halaga ang nararamdaman sa ibang tao kaysa sariling nararamdaman. Swerte, ngunit may mga kabiguang naghihintay. Si letter V, ito yung si V, victory. Ito bang unang letra ng iyong pangalan? Mataas ang iyong pagtingin sa iyong sarili. Kaya naman, ang tingin mo ay maaabot mo ang lahat. Ang pagkilala sa mga taong nangangahulugan ng paglabas ng tulay nitong katauhan. Ikaw yung taong madaling kinatisin ang mga tao sa iyong paligid. Gusto mong mabatid ang takbo ng isip ng mga taong ito nang sa ganoon ay hindi ka maisahan. Naniniwala kang makakamit mo ang tagumpay kung may mga taong walang mapagsamantala sa iyong tabi. Tungaya naman natin ang mga tao na may letrang W sa kanilang unang letra ng pangalan. Idealistiko ang mga taong ito. Romantiko din. Kadalasan tumitingin sa pag-ibig kung ano ang kahulugan nito. Hindi iniintindi o sino man ang pag-uukalan nila ng pagmamahal. Pagdating sa negosyo o sa kanilang karir o sa pananalapi, kinakailangan nilang pag-isipan ang anumang hakbangin na sa ganon hindi sila mabigo sa kanilang nais na makamit partikular sa larangan ng pananalapi. Punta naman natin si letter X.
Ito ba ang unang letra ng iyong pangalan? X. Kailangan mo ang ugaling huwag mainipin, dahil kung lagi kang mainipin ay siguradong kabiguan lamang ang iyong makakamtan. Matutong maghintay, mangarap, at siguradong ang sa tamang panahon ay makakamit mo ang inaasam na swerte. Masyado kang matalento, marami kang talentado kumbaga. Taglay mo ang maraming talent na mag-aangat sa iyo sa yugto ng tagumpay ng buhay. Ito naman sa mga taong nagsisimula ang pangalan sa letter Y. Sinasabi ang mga taong ito ay maabilidad. May taglay na kakayahan upang paangatin ang kanilang sariling buhay upang abutin ang kanilang inaambisyon. Pagdating sa usapang pakikipagnegosyo, maaasahan mo sila sapagkat madali nilang makuha ang ugali ng kanilang makakasama. Maging sa laralangan ng pakipagrelasyon ay okay din ang mga taong ito. Yun nga lamang ay hindi sila ganon karomantiko na tulad ng inaasahan sa iba. Ngunit sila'y madaling magtagumpay sa pamamagitan ng kanilang sariling kakayahan. Nakapagtapos man sa pag-aaral o hindi, darating ang panahon kung magsisikap, maaabot nila ang inaasam na swerte sa buhay. Sundan naman natin ang mga tao na may unang letrang, letter Z. Napaka-romantiko ng mga taong ito. Sila yung mga taong madaling ibigin at madali rin naman silang magmahal. Sinasabi din na mga taong ito ay mapagbigay. At higit sa lahat, kayang-kaya nilang abutin ang kanilang ninanais na marating sa estado ng kanilang buhay. Sa pagkabata, hindi ganon sila katagumpay. Ngunit sagtungtong lang ika-apat na pong kaarawan, doon na magsisimula ang swerte nila sa buhay. Itinuturing din sila bilang tagapagligtas. At higit sa lahat, lover savior din sila. So yan po. Nakita nyo ang bawat letra, unang letra sa iyong pangalan, no? Nangangahulugan ang unang letra sa iyong pangalan, kung ano ang pwede. Pero tandaan ninyo, bawat letra ay may swerte yan. Kaya naman binabanggit natin ito dahil kung may mga pagsubok na pwedeng dumating sa inyo, kinakailangan nyo yung labanan. Kung ano man ang negatibong katangian na nakapaloob sa letra, unang letra lang yung pangalan, ay kinakailang baguhin nyo ang negatibo. Nang sa ganoon, sumulong ng mabuti ang iyong buhay. Maging yan ay sa iyong karir, negosyo, o pag-ibig. So yan po, sana nakapagbigay ako sa inyo ng isang kaalaman na naman ngayong araw na ito. Pero bago yan, narito po ang aking schedule ngayong buwan ng Hunyo. Yan po, yung mga nasa Metro Manila, pwede naman kayo magpa-schedule. Martes at Huwebes po ang nakalaan sa inyo. Ito, silipin nyo kung ano pang iba kong schedule. Kung nariyan kayo sa mga mababanggit kong lugar at nais yung magpupunsoy, tawagan nyo lamang ako at kayo'y aking pupuntahan. Ito po, tingnan nyo na ang aking schedule.